In today's video, share ko sa inyo yung LASIK experience ko. Let's go! What's good YouTube? Welcome back to channel Jacob Alava. At kung bago kayo dito, this channel is all about fitness, health, lifestyle, and self-development. So today, share ko lang sa inyo yung LASIK experience ko. Kasi last week nagpa-LASIK ako, and marami nagtatanong sa akin, ano ba ang naging experience mo sa whole process and procedure? So share ko sa inyo. So first off, what is LASIK? So sa mga hindi nakakaalam, LASIK is basically a laser refractive procedure. So sa akin, 600 kasi both eyes ko, nearsighted. So malabo yung mata ko kung hindi ako naka-contacts or naka-glasses ng malayuan. So kung napakalapit, nababasa ko siya. Pero kung malayo na, malabo na mata ko. So yung experience ko, from 600-600, naging almost 20-20 for now. Since grade 6 ako or 12 years old ako, nag-glasses na ako. So all this time na nag-workout ako, yung pinapakita ko sa videos ko, naka-contacts lang ako nun. So medyo hassle siya, 17 years of wearing glasses and contacts, kaya rin nag-decide ako na ituloy na itong LASIK na to. So nagpa-LASIK ako sa Borough LASIK Center, which is located sa MOA, second floor, sa Cyber Zone. So bibigyan ko kayo ng run-through ng step-by-step guide. So yung unang ginawa sa akin was, chineck muna yung eyes ko, dinouble-check nila yung grade. To my knowledge, and ngayon, if I'm not mistaken, 600-600 talaga yung mata ko before I got the procedure. So sobrang labo talaga. And due na ako kasi hindi na umaakit yung grado ko, nawala na yung astigmatism ko. So te-test lang nila yung mata mo as your first step. Then next, si-screen ka nila kung LASIK candidate ka. Kasi syempre, hindi lahat ng tao candidate for LASIK. So they have to check your cornea, your eyes, if pwede kang i-LASIK. Kasi kung may damage yan or may other complications, baka hindi ka pa eligible for LASIK. Kala ko, maglubat eh. Ay, labas yung puwet. Vlog mo yung likod. Yung puwet. The third step, simple lang. Pinapatakan lang nila ako sa mata. May anesthesia and counting drops for the eyes for pre-surgery. Kasi pinaprepare or nire-ready ka nila for the surgery. Let's spin around for the fit. Fit check. Borrow, alternate slides, H&M. So aaminin ko sa inyo guys, nung inooperahan na ako, medyo naninervyos ako kasi syempre hindi mo nakikita kung anong nangyayari, nakahiga ka lang. Tsaka take turns yung pagbukas ng isang eye mo habang inooperahan. Since naka-anesthesia ka naman, hindi mo mararamdaman yung nakabukas lang yung eye mo during the whole operation. And to be completely honest guys, nakakatakot siya pero pain-free siya. So wala akong naramdaman na sakit, sobrang bilis rin lang nung process. Siguro yung pinaka nakakatakot na part na doon yung naamoy mo nililaser yung mata mo. Pero it was completely pain-free. Free, tsaka napakabilis ng whole procedure. So yung mararamdaman mo, parang may pressure lang sa mata. Parang i-push down mo yung mata mo. Pero wala siyang pain. Overall, 10 minutes lang yung whole procedure for both eyes. So yun yung na-experience ko. Sa totoo lang, yun na yung pinaka-hassle na part. Yung next day, pagkagising ko, which was Sunday, maliwanag na yung vision ko. Wala nang pain, pero kailangan mo pa rin magpatak sa mata mo every 3 hours. So, may bibigay sila sa inyong tatlong eye drops na dapat every 3 hours pinapatak. So, actually, after the surgery, bibigyan ka ng ganitong glasses. Protective siya para lang hindi makapasok yung dumi. Tsaka para hindi mo makutkot, hindi mo makamot yung mata mo, and hindi siya mabasa. Yun yung mga importante. Pero after 3 days, hindi mo na to kailangan. So, pagka-check up ko dun sa doktor ulit, noong Wednesday, hindi ko na siya kinailangan. Yeah, the crucial part of LASIK is the first 24 hours when your flap is still hurt. So, very important is, yeah, just keep your eyes closed and place the eye drop. No trauma. But after 24 hours, it's like, you know, you're seeing better, the discomfort has gone. You can slowly go back to normal activity, like exercise. You know, I don't limit exercise activity of my patients even the next day, 2 days after, pwede na ulit. Definitely scrubbing your eye too vigorously, any trauma to the eye in the first week, di ba? Contact sports, ganyan. Swimming, of course, is not allowed for the first 30 days. Opening your eyes underwater. So, but bathing, you know, the normal activity in a waking patient is you're allowed to do it on the next day. Smartphone, iPad, computer,
yeah, television, that's all okay in the first few hours. So yan guys, nakita nyo na yung, or narinig nyo na yung mga do's and don'ts and yung frequently asked questions. So thanks, Doc. Okay, Jill. I'll see you in 2 weeks, eh? Yeah. So next up, mga frequently asked questions about LASIK. Gaano katagal yung recovery time? So from my experience, mga 24 hours to 48 hours, medyo okay ka na. So 1 day to 2 days, maayos na yung vision mo and hindi na madaling ma-irritate yung eyes mo sa bright light. Second question, gaano katagal bago pwede na mabasa yung mata mo? Pwede ka naman maghilamos or you can wet your face, pero wag mo lang bubuksan yung mata mo underwater or wag mo siyang directly babasain for the next 30 days or 1 month. Now, ito yung pinaka-commonly asked question. Pwede bang mag-workout, pwede bang magbuhat after the surgery? Yung sinabi sa akin ni Doc is mga 2 to 3 days after. Pwede ka na magsimula ng light exercises. So ako personally, light exercises and light weights lang yung ginagawa ko. Hindi ko muna pinupush yung sarili ko sa sobrang bigat. Kasi syempre, nagre-recover pa yung mata nyo. Another question is, can you use a computer or your cellphone? Pwede naman, as long as comfortable ka. Pero ako personally, hindi ako masyadong nagtatagal na nakatitig lang sa screen. Pinapahinga ko pa rin yung mata ko. Frequently, at nung time na nagre-recover siya, pupipikit-pikit pa rin ako and I take naps. So you may be wondering, magkano ba yung whole procedure? The whole procedure costs around 75,000 pesos. Pero if you use my code, JacobAlava20/20vision, sabihin nyo yun, if ever gusto nyo magpa-opera or gusto nyo magpa-LASIK, assuming na candidate kayo and pwede kayo magpa-LASIK, you can get 10,000 pesos off. So magiging 65,000 na lang yung presyo ng procedure. Last question, mag-iba ba yung presyo kapag mas mataas yung grade or kung mas mababa yung grade? Quick answer, no. Fixed yung price na yun. And to be completely honest, kung candidate kayo and may budget kayo, I would highly recommend na magpa-LASIK kayo. Kasi guys, admittedly ngayon na 1 week after na, sobrang life-changing niya. Yung regret ko lang is hindi ko siya ginawa sooner. So kung magpapalasik kayo, I highly recommend Boro LASIK Center. Sobrang bilis, sobrang pain-free, and ang babait pa ng mga nagtatrabaho doon. So yun yung naging experience ko. Leave me a like, comment, subscribe, and I'll see you guys in the next video.